So ngayon, ang gagawin natin ay magre-reformat naman using Windows 10. So papakita ko ngayon kung paano magre-reformat gamit ang bootable USB device. So plug natin yung ating bootable USB device. And then power on natin. Hit natin ang F2 para siya ma-boot natin sa device. Okay, punta tayo ng boot. Tapos i-first boot natin yung flash drive. Kailangan naka-first boot siya. Ayan. So, naka-first boot na siya. F10 na natin siya. Then, yes. Kailangan may lalabas dyan na USB boot device. Ayan. Press any key. Dat natin yung enter. 3 beses lang. Ayan. Pasok na siya sa Windows 10. So, Windows 10 yung ating gagamitin. Tayo lang natin, medyo luma na yung laptop natin, nagbabasa pa. Yan talaga, pag tumatanda ang laptop, mabagal magbasa. Meron yung mga kapanahunan niya, ng mga ganitong laptop, mabilis yan yung mga ganda. Pero ngayon, dahil nakatikim na ng mga nakagamit tayo ng mga bagong laptop, mga bagong computer, so mapapansin natin, mabagal siya. Pero nung panahon nito, mabilis yan. Ganun talaga habang tumatagal, habang nag-a-advance. So, kala natin, pabilis ng pabilis, paganda na paganda kasi yung mga appliances. Paganda na paganda yung mga chips, mga ginagamit na software. So, palaki din siya ng palaki. Ang data size. So, yan, just wait lang natin ang sa mabasa yung kanya. Bootable device. So yan, Windows 8 pala to. Hindi siya Windows 10. Kailangan ko ay Windows 10. So, Windows 8. Windows 10 ang kailangan natin. So, control at delete. Restart. Control at delete. Cancel. Yes. Ayan. So, next. So, Windows 10 na to. Okay. Install. So, hintay lang natin. Lumabas yung yung kanyang na yan. Okay. Accept and next. Then, custom advance. Okay, delete natin ito lahat. Okay. Delete natin yung reserve. So, ito na lang create natin. Huwag na natin delete yung isa. Apply. Okay. Okay, format na. Next. Okay, yan. 0%. Then, hanggang sa matapos. Yan. So, tapusin natin yung get ready files for installation. Okay. Antayin na lang natin yan hanggang sa mag 100%. Yan ang pagre-reformat po ng Windows 10 sa laptop. Okay? Just wait for 100%. Ayan, 47%. Tayo na lang natin yun, isang matapos.
Ay, lapit na. 96%. Matagal siya mag-load. Namang modelo na kasi siya. Pero yun ang request ng ating customer, kaya Windows 10, 4GB, i5. Yan, antayin natin, medyo matagal lang. Ayan, loading na. So, patapos ng ating reformatting.
Lapit na siya matapos. Scanning 100%. Okay, restart. Medyo mabagal lang pag Windows 10. Kasi 4GB yung RAM, i5. So old model siya. Medyo mabagal siya mag-load. Oops. Kailangan talaga ano lang siya kasi yung sinurge ko kasi ito. Itong model ng laptop ay pang ano lang siya, Windows 7 32-bit and 64-bit. Ayan, yun lang yung nakalagay na compatibility niya sa Lenovo. So, Lenovo Z460 ang kanyang model. Ayan, medyo mabagal lang sa Windows 10. Pero, gumagana naman, yun nga lang. So, hindi siya ganun kabilis. Pero yun ang sabi na may-ari, Windows ano daw natin? So, Windows 10. Kaya, ayan. Subukan natin sa Windows 10. So, just wait. Nasa matapos. Ayan. Nagkano na. May tama na LCD niya. Sa LCD nito, nasa 2.5 something. 14 inches. Yes po. Yes. So, bayag natin gamitan ng internet kasi pirated ang ating gamit. No. So, keyboard, English, US, okay, yes. So, skip. Put the out. Skip. Tina, tayo nilang laro. Tina. Oo. Mido. Connect to internet. Skip. I don't have internet. Tayo na lang. So, huwag natin siya i-coconnect kasi pirated yung gamit natin. So, skip uli. Limited. Okay. Okay, lagyan natin ang pangalan ng laptop. So, pangalan na natin, Lenovo. Lenovo. Okay, next. So, password. So, hindi na muna natin lagyan. Paano lang yan? Hindi na kailangan muna ng password. Bahala na may-ari. So, ayan. Next lang. So, yan. Hindi na natin gamitin yung mga Cortana. Yung mga to. Uncheck natin siya. Yan. So, i-off natin lahat yan. Pampabagal pa yun ang ating Windows. Okay, accept. So, depende na lang yan sa may-ari kung gustong i-on. Pwede naman niyang i-on pa pag nagbukas na yung OS natin. So, i-off na natin para mabilis-bilis. Ayan, okay. So, sabi, Cortana,
not now, so hindi natin kailangan si Cortana. Labas yan ng labas, medyo maingay. So bahala na rin si may-ari. Okay, just wait for a while. Hi. We're getting everything ready for you. This right take a several minutes. So testing ng kulay. So, parang nag-installation niya ng mga nag-aayos ng application, ng Windows application. Mga Explorer, XC, ganyan. Sa Windows, ano kasi, Windows XP. Lumalabas siya yung pag-aano ng mga, halimbawa, Windows Explorer, ganyan, control panel, sa Windows XP. O kaya dun sa ibang Windows 7. Ayan. So sa ganito, wala na siya eh. Ganto na lang siya. Kulay na lang. Hanggang sa, makarating siya hanggang display. Medyo matagal to. Okay. Ayan. Wala, naputo lang ating recording. So nag-cut siya. Ayan, okay na siya. Tapos na po. I-format natin. Windows 10. So ayan, working na siya. So yung aking OS na ginamit ay may kasama na siya. Microsoft Office. Na 2019. Ready to use na siya. Ayan po, tapos na. So, nandito na lang ang ating Windows installation tutorial para sa mga hindi marunong. Ayan. So, basic lang siya. Madali lang. Ayan, okay na. Windows 10. So, bye-bye. Okay na.